Hello everyone and welcome back to my YouTube channel and Facebook page. So for today's video, ipapakita ko po sa inyo yung update sa pinapagawa naming bahay. Actually, compilation lang to kasi ayaw talaga ng mom na i-post namin tong pinapagawa naming bahay. So iko-compile ko to hanggang sa matapos yung bahay namin. So ito na po siya, 28 days na pong ginagawa yung aming bahay. Yan, ito lang po yung aming maliit na bahay. So itutur ko kayo. Ang size lang ng bahay namin is, including the balcony, is 50 by 30. Ganun lang siya kaliit. And it's a bungalow style. It has 4 rooms. Yan, may dumaan pa na lamok. So ito lang po siya. Yan, ito po. So far, ito palang nagagawa sa bahay namin. It's been 28 days since sinimulan to. Yan. Ito lang po natapos sa 28 days kasi nga maulan po dito. So ang nangyayari is nag-half day yung mga tao. Half day lang work kasi maulan. Tapos after ng ulan, tsaka nila sisimulan ulit. Here. So maglalagay yata sila ng poste pa, dalawa. 1 and 2. Yan. Kasi umorder po kami ng sand and gravel and hollow blocks. Unfortunately, yung pinag-orderan namin kulang. So gusto nila, kasi since malayo ang lugar namin from downtown, gusto nila na pag nag-deliver sila isabay-sabay. So ang inuna muna nila is yung para sa steel trusses. Yan yung mga bakal. Yun muna inuna nila. And then ayun, so once na dumating na yung mga kakailanganin para sa poste, sisimulan na po yung paggawa ng bubong namin. Ayun lang siya. So 28 days, ito pa lang po ang nagagawa. Dahil nga po maulan. Siguro kung hindi umuulan, siguro meron na tong bakal sa taas. Yan, i-update ko kayo after some time. Maybe after another month. Another 28 days, i-update ko tong video ko na to. See you, bye-bye! So hello guys, today is the 41st day, 41 days na tong pinapagawa naming barong-barong. So as you all notice, meron na po siyang steel trusses. So hindi pa po siya matapos-tapos kasi tinan nyo po, ako po yung nagre-record habang umuulan. Kung napapansin nyo po, hindi po matapos-tapos yung gawa nila kasi nga laging umuulan. And since nagbuhos na sila dito ng buhangin na may bato, hindi ko alam kung anong tawag dyan. So nagbuhos na sila, nakatulong yung ulan para bumaba yung buhangin. So ito na po ang nagawa nila. Meron na pong division and siguro patapos na rin to by kasi bukas Sunday, walang work. So baka 2 to 3 days tapos na lahat yung steel and then papagawan na kami ng bubong. And then nagawa na rin po ang mga division ng aming mga rooms. So, as you can see, ito pong dalawang pinto na to, po yan, sharing washroom po yan. So, yung kapatid kong lalaki, meron kaming pader dito sa gitna, tapos ito yung kwarto ko, ito yung kwarto niya. And then, ganun din yung kwarto nila mama. Ayun, may dalawang butas doon. Yun yung pinto din ng kanilang CR. So, kapatid kong babae din, kwarto nila mama, tsaka ni daddy. So, ito po yung namin. Yan, natuluan ako ng tubig. Muulan na naman. Ang lakas ng ulan kanina. So doon ang namin, living room namin. Ito yung kusina namin dito. And as di pala nakita dito. At papakita ko sa inyo dito sa may living room namin. Nilagyan siya ng konting ayan. Old style yan, diba? Sabi ng daddy, new style daw yan. So lumang style na nilalagyan nila ng ganyan para maging maliwanag ang isang place. So para kahit walang ilaw daw sa umaga, maliwanag. So dito tayo, maputik kasi kaya hindi ako nakatingin sa camera, nakatingin ako sa daan. So papakita ko sa inyo, pati sa banyo namin meron. Ayun, pansin nyo, yan. Hindi ko alam kung ilang peraso, 6 yata yan na peraso. Paganon. Pati dun sa akin na mama. 1, 2, 3, parang 6 yata, hindi ko alam. Hindi ko mabilang kasi hindi ko makita kasi may siya. 2, 4,
6 nga. 6, tama. 6. So, ito pa lang po ang natatapos. Yung balcony, na ano na rin siya. Nasimula na yung balcony. Yan, so, ito pa lang. Mas mabilis sana kung walang ulan, pero wala naman tayo magagawa kasi nature ito. So, after ano ulit, after 20 days, i-update ko kayo kung ano mga kaganapan dito sa ano. Sa bahay, dumating na rin yung package ko. Galing ng Dubai, nandoon yung mga ilaw na ikakabit namin. Each room, yung ilaw na ilalagay namin sa terrace, yung sa ano namin, sa kusina, yun. Pero yung ano sa main namin, sa pinaka receiving area namin or yung aming sala, wala pa. Dito na lang daw kami bibili ng ano ng ilaw kasi gusto ng mama na isang buong pamilya kami mag-decide doon sa ilaw na yun. So, ito na siya sa labas. Takot ako, malaglag ako dito sa ginawa nilang ano. Ito siya. Ito lang po ang bahay na, maliit lang. Ito siya. Tapos, papansinin niyo pa ganyan ang ano niya. Bubong. Iba yung bubong niya. Ito na po yung ano namin. Yung magiging balkon namin. Yan siya. Yan. Update ko po kayo after some time. Yan lang po muna ngayon. Bye-bye. Ang ganda ng ano, oh. Oh, ganda diba? Yes, Ming Ming. Hello. Good morning. So, bibigyan ko kayo ng update kung ano nang nangyayari dito sa bahay namin. Mga ganap dito sa pinapagawa naming bahay. So, 47 days na po to be exact. Yan, ito na po ang nagagawa kasi mabilis naman gumawa yung mga ano namin, mga karpentero. Kaso nga lang talaga, hindi nakikisama ang panahon. Gabi-gabi or kada hapon umuulan. So, ayan na po. Meron na po siyang steel trusses. Hindi masyado makita kasi maliwanag. Ayan na po yung mga steel sa taas. May mga lamok pa. Ayan. As you can see, kita nyo ba ako? Ayan. So, may mga steel na siya. And then, nabuhusan na rin po yung sahig, yung flooring. Yan na siya, ganyan ang itsura niya. May buhos na siya. Hindi ko alam kung ilang ano to, ilang truck to. Parang 15 na truck. Yung ano, yung sand and gravel. Yung mix na sand and gravel. 15 na truck yata yun para mabuhusan. Dito lang. Hindi pa kasama yung sa washroom. Hindi pa kasama doon sa balcony. So, medyo malaki-laki ang kinain. Guys, too much. Malaki-laki ang kinain ng pagbubuhos ng sand and gravel. So, yan. And, hindi ko alam baka this week or mga ano na lang, mga tatlo or apat na araw, matatapos na nila itong steel. Gagawan pa kasi nila ito ng ano eh, lahat ng mga ano nila, lahat ng mga, yan oh, yung mga pinag-weldingan, pipintahan pa daw yan para hindi siya mag-ano, hindi mag-rust yata. So, hindi ko alam kung ilan pang araw ang kakainin bago matapos to. Kasi ibang design ng roofing namin, kung mapapansin nyo, ay di kasi siya halata. Pag ganun siya, tapos sa lubong, dali ah. Ganito ang roofing namin, oh. Pag ganyan siya, yan, nakausli dito pataas, pag ganyan. So, ganyan ang itsura ng aming roofing. And naka-order na rin kami ng ano, ng bubong. Yung kinakabit-kabit na bubong, anong tawag doon? Basta yun, yung matigas na bubong. Yung ang in-order namin, yung pinaka-thick na siya na ano, pinaka-thick na nabubong para ano, syempre, mas maganda pag ano na, pag solid, heavy duty, ganun. So dito, pa rin, hindi pa nagagawa dyan. Ito din dito. Yan. Wala pa dito, hindi pa tapos. Meron pa yata, hindi ko alam kung meron pang graba doon, parang walaan na. Uy, meron pa konti. Ah, wala na pala. Siguro mag-order pa kami. Diyos ko, naka 15 na na ano. Naka 15 na nabuhos. Hindi ko alam kung ilan pa ang i-order dito. Yan, mahal kaya yung buhos na yun. Kala nyo ha. Diyos ko po. Ah, so, ito lang po muna ang i-update ko sa inyo ngayon. Basta pag natapos ito, pag nasemento to at nalagyan na ng bubong, ang bilis na ng process nito kasi kahit umulan, andito na sila sa loob. Dito na sila gagawa. Diba? Ang problema kasi ngayon, wala pa siyang bubong. Tapos pag umulan, syempre mag-stop sila. Alam nga, magpabasa sila sa ulan. So,
Ito yung kwarto namin. Parang siyang lumiit, no? Sabi ng daddy, ang laki ng kwarto. Pero parang lumiit siya. Ito na lang kasi yung space niya, oh. Ito na lang yung kwarto ko. From there, toink, hanggang dito, toink. So yan siya. Yan lang yung kwarto ko. Parang maliit. Hindi natin alam. Bahala na. So yun lang po muna ngayon. So 47 days na, ha. Balik tayo after ano, mga 60 days yan. Gawa ulit tayo ng ano, ng video. Keep on fighting, mga ka-fighting. So hello guys, it has been 57 days nung sinimulan tong aming barong-barong. So ipapakita ko na po sa inyo yung update ngayong araw na to. Today is December 25, pero walang tao ngayon, wala yung carpentero. So hindi kasama tong araw na to ngayon. So from yesterday, 57 days na siya. So ito na po ang itsura ng aming barong-barong. Yan. So meron na po siyang bubong. Pasok po tayo. And as you can see, fully cemented na siya. Syempre hindi pa siya na ano, hindi pa na ano tawag nito na finish kasi syempre lalagyan pa yan ng tiles. Ayan po yung spandrel. Spandrel yan po yung nilalagay dun sa ano, yung sa gilid para matakpan. Ayan. So hindi pa po siya tapos. Ayan, ang lakas ng music, sana hindi marinig at hindi tayo ma-copyright, no. So bukas or tomorrow is 26, Saturday. Ah, one day lang sila kasi Sunday, wala na naman silang pasok. So bukas daw, ano, ilalagay na yung spandrel together doon sa ano. Syempre, iba yung gumagawa kasi ng bubong namin, iba din ang gumagawa ng spandrel. So sabay-sabay lahat bukas ang paglalagay. And then, let's see kung matatapos nila bukas kasi Sunday wala na namang pasok ang mga karpentero. So yan, ito lang po ang aming live update. Ito lang po ang update muna sa aming ginagawang barong-barong. Yan. Yun. So nakapag-canvas na rin po kami ng mga materials, yung mga tiles. Meron na kami nagustuhan kasi yung gustong-gusto namin na tiles wala, hindi available dito. And meron mang available, hindi pare-paras yung kulay. Kasi gusto namin ng wooden finish. Parang tiles siya pero parang wood. Ganun ang gusto namin itsura. So nakahanap kami ng ibang tiles na medyo ganun ang design, parang wood. And then nagbubutas na rin sila doon. So yung dalawang bintana na 'yan sa ilalim niyan, nagbubutas na sila. Ayokong pumunta doon kasi may music. Anong tawag dito? Yan yung parang magiging ano namin, yung yun para sa CR. Alam nyo na. Yung tapunan ng ibs. So, eto lang po muna ang aming ipapakita sa inyo. Ang aming humble na barong-barong. Hindi pa po siya tapos. And sabi ng pinaka-head na karpintero, within 14 weeks, as in 14 weeks, matatapos na po yung bahay namin, mafi-finish na po lahat-lahat na po yon. Pero siyempre hindi pa kasama ang pagpipinta kasi pipintahan daw to 3 months after matapos yung bahay kasi kailangan daw makita muna yung cracks yan bago siya pintahan.
hindi pala ganun kanon, hindi pala ganun kadali magpagawa ng bahay. Unang-una, kailangan mo talaga ng budget. Kailangan mo talaga nito para makapagpagawa ka ng bahay. Kasi kung wala kang ganito, talagang ano, Diyos ko, matetengga yung bahay mo. So kailangan pag gumawa ka ng bahay, see to it na meron ka talagang pondo, hindi yung patsi-patsi. Maganda na ano, yung dire-diretso yung paggawa ng bahay. So, this is our humble home. puputulin ko na to, and then gagawa ako ng panibago kasi after siguro mga after 80 days, tsaka na lang ako gagawa ng panibagong video. Bye!